Ito isang nakakapagtaka-takang balita. Ha? Itong pagkakasabat daw sa halagang 1 billion, ha? 1 billion halaga ng shabu na nakumpiska sa isang warehouse sa Malabon. Yan. Ito. Yun daw pong nakalagay sa 114 na bag na nakasilid naman sa mga aluminum na paleta na nagmula sa Cambodia at sinasabing parte ng Golden Triangle Syndicate. Ayon kay Director General Aaron Aquino, matapos ang operasyon sa Cavite no nakaraang Pebrero ay inimbestigahan nila ang cellphone ng mga naarestong suspect na sina Alexander Jun Wating Lee at Patrick John Ganki. Sa investigasyon, nalaman na may hinihintay na shipment. Excuse me po. Na ang grupo na nakabalot sa tapioca starch. Alam niyo yung tapioca starch? Yung ginagawang sago. Di ba? Yung hari na panggawa ng sago. Oh. At nakapangalan sa Garoyan Trading. Oh. Dali-dali raw nakipag-ugnay sa PDA pa makita na sabing droga at natagpuan nga ito noong March 5. Yan. Ngayon, ayon ho sa nakarating sa ating impormasyon, ganito yan eh. Ito yung shipment na ito, ayon sa source natin, eh, kwan, isinubasta. Ha? Sinubasta ito. Ngayon, sa bidding eh. Pinabidding kasi abandoned shipment ito eh. Siyempre, hindi. Ang nakadeklara is ito'y tapioca starch. Ha? Yung arena na panggawa ng sago, mga kaibigan. Ngayon, di siyempre, binid nila yan. Merong nag-participate. Merong nagbidding. Oh. Ngayon, merong nanalo. Binili niya ngayon. Bibilin mo yun eh. Oh. Dinala sa warehouse niya, sa bodega niya. Pagdating doon, nung buksan ng tao, hindi pala tapioca laman eh. Shabu. Ang ginawa ng tao, siyempre natakot yung tao, di ba? Oh, bumalik sa custom, sabi, hindi naman pala sago laman nun eh. Ang laman pala nun, shabu. Ha? Ito na ngayon. Umepal na ngayon ang PIDEA, kung sino-sino na. Ha? At itong balitang ito, hindi ganun ang lumalabas eh. Lumalabas pa, pinawawalan sala na nila yung may-ari ng bodega tsaka yung nakabili niyan. Sapagkat, ano nga raw, wala namang kinalaman. Totoo nga, halimbawa, talaga nga walang kinalaman yun. O, walang kinalaman. Kasi nga, hindi niya na i-report yung kung alam niya siya bulaman nun, di ba? O, ngayon, parang ang gusto maging bida rito, itong PIDEA, customs, ang tanong eh, sino mananagot dyan? Bakit nakapasok yan? Siguro, ang pakay nila, sinasabi nila dito sa balita, inaantay nila may mag-claim. Wala nag-claim eh. Ha? Ba't sinubasta? Kung alam pala nila sa umpisa, meron siya buyan. Bakit sinubasta nila? Sabihin na natin, iniisip nila na baka lumutang yung claimant nito, magpanggap na magbibidding, sasali sila sa bidding. Kasi karaniwan, ganun eh. Halimbawa, may kargamento yung bulilyaso na ano na hold yung kargamento. Pagkatapos antayin niya na lang na maibidding yun, siya rin ang bibili.
ano yan eh, sa buhatan niya sa custom eh, mas mura niya pa mabibili yun. Liliit ang gastos niya. Ha? Kesa aregluhin niya kapag naipit yung kargamento. Ito, hindi siya shabu ha, dun sa mga ibang kontrabando ito, yung mga misdeclaration ito. O kaya, hindi rin pwedeng ipasok dito. Ganun ang ginagawa. Ha? O kaya, hindi binabayad ng misdeclared. Ibig sabihin, katulad nito, misdeclared yan eh. Ha? Pinalalabas na paggawa ng shop ng sago, yung pala shabu, hindi pala sago. Shabu pala. O ngayon, eh hindi natin malaman eh. Ang pinalilitaw, bida, pideya, mga kaibigan. Ang tanong, paanong nakalabas yan? Paanong, bakit isinubasta yan? Yun ang tanong. Bakit isinubasta kung alam na shabu ang laman yan? Eh sino nag... Kaninong ano yan? Kaninong mga dumaan yan? Di ba? Sino pinagdaanan niya mga yan? Bago yaan ay napunta sa auction division. Ang nag-auction niya, meron silang, kung tawagin dyan, auction division. At sino makapagsasabi na halimbawa, talagang sinadya yan, na hindi yan sinadya. Sino makapagsasabi ha, na hindi sinadyang in-auction yan para makalabas na ron sa bodega ng Bureau of Customs para mailabas sa customs. Siyempre, pagka nailabas na yan, oh, mga kaibigan, yun ang paraan, yung auction, eh sino makapagsasabi na yan eh? Pag napunta sa kamay ng mga otoridad, hindi na makakalabas sa merkado. Di ba? Yun yun eh. Magbasa na nga tayo rito. Baka kung... Ano pa masabi ko rito, mga kaibigan? Alam niyo naman ang bunganga natin kung magkaminsan. Eh talagang ganun eh. Ha? Marami tayong tanong eh. Dapat lang nasasagot yung mga tanong, di ba? Pag marami. O, umpisaan na natin ang pagbati at saka pagbasa ng mga reaksyon. O, si binabati natin ang ating mga katropa, sina Arlene Tanyedo Barrias, ang kanyang asawang si Ramon Barrias ng Amsterdam sa The Netherlands, si Oscar De Jesus ng California. Sana nga ito pa rin at gawin ng anak ni Big Soto lahat ng salita niya sa media at hindi pa pogi lang. Eh, maganda naman. Kaya naman nanalo yung anak ni Big Soto. Mabait eh. Matalino. Hindi mayabang, di ba? Hindi ka mukha nung kalaban niya. Walang hiya. Si Eusebio, di ba? Kala mo kung sino. Oh. Eh, si katropang Jun de Valencia, binabati po natin. Si Arnie Randolph Antonio, malaking hamon sa isang mayor baguhin ang patakbo sa City Hall ng Pasig. Dahil maraming empleyado, tauhan si Eusebio na nandum na for over 20 years. Hopefully he succeeds. Ito yung matagal ko na sinasabi. Nung araw, mga galit siyang kay Marcos, 20 taon daw. Nung sila na nakaupo eh. Kung gaano katagal nang wala rito si Marcos, ganun sila katagal eh. Diba? Hanggang ngayon, nasa pwesto, binay lang eh. O, mga kaibigan, mga dating galit kay Marcos yan. O, yung kagabi nga pala, may ano, diba? May nagprotesta na naman sa Tagig. Lumabas yung mga tao, dami na naman. Ako, mga kaibigan, malamang to, pag hindi umaksyon ang COMELEC na Mandaraya, mga kaibigan, magkaroon ng recall election dito. Ha? Alam niyo, pagka nagkaroon ng recall election dyan sa Tagig, masusukat mo kung sino mananalo eh. Ha? Sa pamamagitan ng ano, yung mga pipirma ron. Ha? Pag na-verify na lahat yun, legitimate yung pipirma, magpapatawag ng recall. Pag nakita mo na ang bilang nila, eh, kuano, ha? Mas marami, ha? Mas marami, mas malaki ang bilang kamukha sa San Juan na hindi natuloy yung recall.
Doon pa lang preview na yun eh. Yung sa San Juan, nakita mo yung dami ng pumirma sa recall election na hindi natuloy, hindi pinatuloy ng COMELEC, dinefault, binitin para abuti ng isang taon na lang, hindi na pwede magparecall. Doon makikita mo na eh, yung ano eh, yung magiging resulta kung matutuloy ang recall election eh. Ganon din dito. Yung required na bilang ng kailangang pumirma para payagan o aprobahan ng recall. Ayan. Pwede magka-recall yan sa local. Ha? Reynaldo Bonifacio. Ano ito? Dating banda ito. Matagal. Mga sinaunang banda ito sa Japan. Pangalan nila noon, Halimaw. Yan ang bandang ang pangit ng pangalan pero magagandang lalaki. Katunayan, maraming ika nga eh. Naging alagang general yan. Sa Japan, tawag kasi nun sa mga punesa, yung mga may hilig sa banda na lagi may boyfriend na bandang Pinoy. General eh. Pag nanggaling na sa... Alam ni ano yan. Ni Ray Bonifacio yan. O si Mira Mateo Punsalan. Binabati natin, mga kaibigan. Si Helen Berdos ng Germany. Nanonood po sa atin. Ariel D. Cabawata ng Singapore. O si Cesar Alvarez. Yan. Si Ginny Ukay, si Dr. Ted Martin na nanonood po sa atin, si Bob Manalo Mabasa is watching. Kabulbul ang traffic sa McKinley C5 at EDSA kagabi dahil sa rally na sinasabi ko raw. Sobrang grabing traffic jam. Oo. Si Cesar, sabi yun ni Jundi Valencia, si Cesar Romero, nanonood po, dito, bumalik tayo dito dahil medyo ano ito, matagal pang papasok yung iba dito sa cellphone eh. Tignan natin dito ah. O si Kaani Plormata Saludes, uunahin ko ng batiin ha, ng UP, tsaka si Kaenyang Mina. Si Susana De Los Santos, na laging sabay. Katropa natin yung mga yan. Ha? Si Carmela Torres Balcos. Si ano ito? Pwede ba laki ang konti ito, Brad? At habang tayo, may konti pang oras. Ha? Mabasa ko lang yung mga reaksyon. Sandali. Si Andy Bicaldo Apan ay binabati po natin, si Joe De Lemos from Fresno, California. Parang nagpapanik to si Joe De Lemos pag di tayo narinig. Pasensya na kayo. Kasi oka, alam niyo naman, yung anak ko kinasal nung Lunes, eh, nakabalik tayo ng Maynila, Miyerkules na ng gabi. Pagkatapos, eh kasi yun, may mga, ano ko, mga pamangkin akong nakatira na sa Japan, doon na lumaki. Eh dahil sa, ano eh, gusto nilang makadaluro sa kasal, umuwi sila rito. Eh alam nyo na, kailangan din natin silang asikasuhin. Bihira natin makita yan eh. Tulad yung isang pamangkin ko, maliit pa nung umalis dito yun eh. Eh ngayon, may mga anak na. Oh. Kaya kahit pa paano, pinagluluto natin. Nabenta nga ho yung kaldereta ko eh. Mabiling-mabili. Sipin nyo isang kalderong kalderete eh. Parang dinaanan ko, wala natira eh. Sumobra sarap eh. Iba ako eh, mga kaibigan eh. Si Yumi Pops, panalo ang bagong henerasyon party list. Di ata na disapprove ng... Hindi, nung una... Unang araw, wala eh, hindi nakakuha eh. Na magic eh. Naglagay.
Di ba yun ang sinasabi ni Bonjing? Yung komilike, pera-pera lang yan. Sigurado yun. Nagkalagayan yan, mga kaibigan. Oh, si Blas Junior Macorol. Good evening. Watching always from Quezon City. Oh, si Eduardo Manabat. Mga bagong hangal, ay este halal, sa gobyerno, umpisa na ang alin. Umpisa na raw ang... ano ito? Wala eh, nawawala. Ayun. Oh. Umpisa na ang... Si Carolina Luge, babawi yan sila mga nagasto nila eleksyon. Kaya wala ng katinuan. Ayan. Si... ano? Si Jay Yan Reed. Tsaka lang ako, gagarahi ako ng taxi pag... ano? Pag katapos ng Lapid Fire. Ah, ganun mo ba? Tataxi pala si... Ginoong J. Yan Reed. Ha? Dati, dalas akong makasakay ng taxi. Pag narinig yung boses ko, parang pamilyaro yung boses nyo. Ah, ganun mo ba? Bakit kaya ako? Hindi makikipagkwentuhan. Eh, kayo ho yung pinakikinggan ko kanina eh. Parang kayo yun eh. Sabi ko, ano ba yung pinakikinggan mo? Eh, Lapid Fire ho eh. Kayo ho ba yun? Baka kaboses ko lang yun. Hindi. Natutuwa naman tayo. Ah. Ay, paborito ron ni Joe Delemus yung kaldereta. Ba, pag natikman mo yung kaldereta ko, pati misis mo, makakalimutan mo. Ha? Ah? Mas masarap eh. Biro lang ha, Joe. Ha? Si Valdez Roseche, good evening dyan sa inyo, sa mga Kalapid Fire. Oh, yan ha. Kaldereta, ibig sabihin masarap luto nyo, kaya naubos. Bah, eh talaga masarap. Oh, si Sochay Fral, watching from Riyadh. Kumusta po kayo dyan, mga kababayan? Ha? Sino ba? Daming to, hindi ko na mabasa yung iba eh. Yun, si Annie Randolph Antonio. Ah, Arnie. Malaking hamon sa isang mayor, baguhin ang patakbo sa City Hall. Ah, nabasa na natin ito. Oo. Si Paul John Salapare. Yalong bugsok si Din. Yan si Bayalde. Hindi ko maintindihan yun. Emilski Zapata Sablan. Good evening. Nakikinig po siya sa Hong Kong. Ha? Mula sa Hong Kong pala, hindi sa Hong Kong. May programa bang Hong Kong? Ha? Restaurant meron. Oh, si Happy Birthday nga pala. Ki Rowena Apalya Lim. Na may Lim, may 25 asawa. Jerry Grad. Ha, mga kaibigan. Happy birthday, ha. O ito, handugan natin si Rowena Apalya Lim. Ha, misis po ito. Ah, May 25. Kala ko May 25 asa. Dire-diretso kasi asawa siya ni katropa nating Jerry Grad, ha. Happy birthday kay Mrs. Rowena Apalya Lim. Handugan natin ng awitin. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy Birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. Abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Wow! Binabati rin po natin Ferdinand Rayo, ha?
si ano to? Binabati rin natin si Aliteya. High school class salutatorian ng Holy Family sa Glendale, California. Congratulations, ha, Aliteya. Anak to ni Oscar De Jesus. Na-meet ko na to eh. Nagpunta na sa bahay namin ito eh. Oh, si Brenda Espeleta, na kikinig din at nanonood, mga kaibigan. Oh, si Annabel Tashiro ng Japan. Yami Caldereta, good night po. Eh, yami talaga. Sabi ko nga rin sa pamangkin ko, pwede na ba tayong ano, magnegosyo ng Philippine restaurant doon? Ang uso pala rin doon ngayon, yung inahatid. Order mo, yung bento, ha? Na i-deliver mo sa mga Pilipino. Eh, sabi ko, ikikita tayo kung ito sa lugar na pag pupuestuhan mo eh, kuan, maraming Pilipino, di ba? O, inahatid daw sa mga lugar nila. O, si ano, Lloyd Concepcion, nanonood po sa atin. Nasa Amerika to, di ba? Si Loloy. O, si Andres Bonifacio, nanonood from Michigan. Si Jorge Beichong ng Tokyo, Japan. Si Mona Fernandez Salud, na pinsa ni Robin Padilla. Ha? Eh, nanonood po sa atin. Si JP Adizas. Sino ba? Si Bal... nabati na natin ito. Si Baldis Roseche. Ha? Sino pa ba? Oh, eh baka may malagpasan pa tayo. Eh, Beno, mga kaibigan. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai sa tiyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong dana? Habol natin pagbati kay Chris Macalinaw, si Dolor de Guzman, Flor Bukirin, si Maggie Abasolo, si Yul Pandinyo, si Philip at si Josie. Nagmamahal sa'yo. Dahil wala na po tayong oras, mga kaibigan, tayo po'y magpapaalam na at magpapasalamat sa lahat po ng mga nakinig sa ating po palatuntunan. Nandito po sa makasaysayang impilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Sa lahat po ng nanood ng ating pong live streaming, sa pangalan ng ating artistahing technical director na si John Lloyd. Kamukha ni John Lloyd Cruz, si Lloyd. Ito po si Percy Lapid, magbabalik po sa Lunes sa ganito ring oras at himpilan. Maraming salamat at damuho ka at bigkula! Nagmamahal sa'yo dito sa bayan ko. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko,
The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.